Nights noong mga nakaraang linggo ay naging mainit na usapin, lalo na sa social media, ang naging statement ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na kung sakali umanong manalo siya sa pagka-vice presidente sa darating na eleksyon, ay isusulong niya raw ang mandatory military service sa lahat ng Pilipino pagtungtong ng 18 years old, mapababae man yan or lalaki. Ngayong araw ay aalamin natin ang opinion ng dalawa nating schoolmates tungkol sa usaping ito. Kasama natin si Isaiah Mirafuentes and of course, Patrick John Rico. Magandang araw sa inyo, Patrick and Isaiah. Nice to see you to be Hi back guys. Again. Una sa lahat, no, yung unang naging reaction nyo, ano ba yung parang, kumbaga, pulso nyo agad dun sa na-receive nyo itong usapin na to sa social media? Siyempre, may mga bashers, may mga ano tayo dyan, no, mga supporters tayo. Pero kayo, anong naisip nyo regarding this topic? Actually, regarding dun sa sinabi ni Mayor Sara Duterte na ipapatupad daw niya yung mandatory military service sakaling manalo siya bilang vice president. I have nothing against it actually. Nung marinig ko yung balita na yon, it gives me pleasure. Kasi alam naman natin na yung mga bansang gumagawa na ito, kagaya ng South Korea, Israel, ay kilalang mga mayayamang mga bansa talaga. Mm-hmm. However, I actually think also na we also have to consider yung mga cultural differences ng mga bansa. And pag narinig natin yung mandatory military service, naiisip natin ang dahilan nito eh para maipakita natin kung gano'n nga natin kamahal yung bayan natin. Mm-hmm. Pero mas maganda rin natin tingnan na itong mandatory military service ay para rin sa national security. However, minsan, katulad yan ang sinasabi ng mga kabataan na hindi natin kayang ipaglaban yung mga bagay na hindi naman worth it. At hindi natin kayang ipaglaban yung mga bagay na masasaktan lang tayo. Kaya kung para sa akin, we have to educate the youth first kung bakit nga ba mahalaga yung mandatory military service. At kailangan magkaroon ng mga lecture na pag-uusapan why it is necessary. Kasi maganda yung maidudulot niya para sa bayan, pero kung hindi pa tayo handa, baka mas maging mali lang yung magiging resulta. Right, thanks Isaiah, no. And to add to that, no, bukod sa mga nabanggit mong bansa, actually North Korea has already extended, no, yung kanilang military service almost 10 years na, no, since 2014. So imagine mo yung impact sa mga ganong klaseng bansa and also Myanmar. So hindi lang naman tayo schoolmates yung nagko-consider nito. May mga gumawa na noon in the South Pacific Asia, no. So pero kay Patrick tayo, no, I think you really feel strongly about this kasi nakita ko may mga nagpo-post din, no, sa social media ng mga kapwa ka schoolmates natin about it. Patrick, ikaw, anong sa tingin mo, sang-ayon ka ba dito or hindi? Hindi ko masasabing totally in favor ako sa mandatory military service. Mm-hmm. Hindi ko rin naman masasabi na totally hindi ako in favor dito sa military service. Tingin ko nung una kong narinig itong balitang ito na sinabi ni presidential vice presidential aspirant Sara Duterte, naisip ko yung 3A sa dapat nating pagtuunan ng pansin. Unang-una, ang allocation ng ating resources o budget. Alam naman natin na tayo ay maharap ngayon sa kakaibang krisis. Kailangan natin ng dagdag na budget para mas matagunan natin mga pangangailangan ng kababayan natin laban sa COVID-19. Kung tayo may sapat na budget, maaaring pwede. Isipin na lang natin, no, according to PSA, ay may halos nung 2020 pa lang na data nila, ay halos may 10 million o lagpas pa na number ng mga 15 years old to 19 years old. Kung iisipin natin, no, lahat ito mag-undergo ng military service. Iisipin mo yung kanilang lodging, iisipin mo yung kung saan sila matutulog, yung pagkain nila. Kailangan ng sapat na resources o budget para matugunan o para maisakatuparan itong programang ito. Pangalawa, alignment. Ito bang mandatory military service ay naaangkop sa ating panahon ngayon? O baka naman may mga iba pa tayong problema, iba pang mga programa na dapat pagtuunan ng pansin, lalo na mga problema na patungkol sa humanitarian service o mga socio-civic service na kailangan ng atensyon natin. At pangatlo, maaaring maka-encounter tayo ng mga anticipated objections ng mga kababayan natin o mga kabataan na maaaring ito ay taliwas sa kanilang relihiyon. Dahil syempre, kapag ikaw ay napasama sa mandatory military service, may posibilidad na ikaw ay padala sa isang gera o sa isang military war.
at hindi lahat ng mga kababayan natin o naniniwala based sa kanilang religious belief na dapat pumatay ng tao. Mm-hmm. Ang isa pang dapat isipin natin ay hindi lahat ng mga tao inclined into military service. Napakaraming mga dapat pagtuunan ng pansin at dapat natin isipin itong mga bagay na ito bago siguro natin ma-push talaga itong mandatory military service sa ating bansa. Ayan. So I really like the idea na kailangan talagang planuhin ng mabuti bago isagawa itong programa na ito. Planning daw, planning. Planning as in ultimate planning. Pero anyway, Isaiah and Patrick, di ba alam nyo naman na meron tayong existing na ROTC program? Sa tingin nyo ba mas okay na i-maintain itong voluntary ROTC program? Or mas pipiliin nyo yung mandatory military service training? Gusto ko yung maging ROTC is yung magpanatili bansa natin para sa programa ng mandatory military service. Kasi katulad yan, na nasa pandemya pa tayo ngayon, there are so many things that we have to fix. Tama. Maraming bagay na dapat ayusin bago pa mapatupad yung mandatory service. Like, yung takot ng mga magulang at ng mga kabataan sa torture and beating na nangyayari sa mga pumapasok sa military service. Yeah. So, kailangan muna pasigurado na yung mga kabataan natin ihanda at kaya nang pasukin yung programang mandatory military service bago tayo lumipat from ROTC to mandatory service. Yeah, I agree kasi alam mo yun, I've heard na common din daw dati yung mga parang abuse of powers, torture, and it's very prone to both genders, male and female, no? Ikaw naman, Patrick, what is your opinion about this? Mas pipiliin mo ba yung ROTC or mandatory military service training? Alam mo, Irwin, napakatagal na talaga ng ROTC sa bansa, no? Yeah. Ito ay voluntary ngayon, pero ang daming mga problema ng ROTC na kinakaharap ngayon. Tingin ko nga parang naging trial itong ROTC bago pa pumunta doon sa mandatory military service. Kung marami tayong napagdadaan ng problema ngayon sa inside ROTC, sa mismong programa ng ROTC, tingin ko hindi ito maging dahilan o hindi na dapat muna tayo pumunta dito sa mandatory military service. Yeah. Dito muna siguro ako sa voluntary ROTC, ayusin muna natin yung programang ito. Tignan muna natin yung mga problema kinakaharap ng programang ito. At kapag nakita naman natin na ayos na ito, kaya na natin i-upgrade ito into the next level, doon natin siguro maaaring pag-isipan na baka panahon na for mandatory military service. Mm-hmm. Pero sa ngayon, voluntary ROTC muna tayo. Ayusin muna natin yung programang ito. I completely agree with both of your opinions kasi ang hirap naman bigla na lang tayo mag-upgrade eh yung una nating sinimula na hindi pa naayos. Tama. Diba? Exactly. Ikaw, Gina, mukhang may itatanong ka rin. Siguro last question. Isaiah and Patrick, sinabi nga ni Defense Secretary Lorenzana na he welcomes the idea of drafting men and women into the military service. Pero he also pointed out na it was hardly feasible. So, bukod sa mandatory military service training na inimungkahin ng ating Vice Presidential Sara Duterte Carpio, ano siguro ang tingin ninyo na mas magandang programa na inyong maisasuggest o maimumungkahi upang magkaroon ng oportunidad ang mga kabataan na makapaglingkod para sa ating bayan? As I noticed kasi, there are so many youth doesn't care sa tinatawag na sangguniang kabataan. Mm-hmm. Yung iba nga, hindi na alam kung ano yung tinatawag nating SK. At posibleng dahil hindi nila alam kung ano yung purpose ng mga kumakandidato o yung mga nakaupo sa SK. Kaya para sa akin, mas maganda siguro na mas ipaintindi natin sa mga kabataan yung kahalagahan ng sangguniang kabataan sa mga barangay. And this could be a passage para mas may pakinta pa natin kung paano tayo maglilingkod para sa bayan. Di ba nga sabi, kahit sa maliit na bagay, kaya mong maglingkod. Kahit sa sarili mong komunidad, kaya mong maipakita na mahal mo yung bayan. Patrick, ikaw naman, anong masasabi mo? May mamumungkahi ka bang mas magandang programa other than mandatory military service training? Ako agree ako doon kay Isaiah, no? Yung sa sangguniang kabataan. Hindi naman sa ano, pero halos lahat ng sangguniang kabataan noon hanggang ngayon, ang mga iba
parang nabuhay yata sa pagpapaligal. Yung budget nila ginamit na lang sa basketball. De joke lang. Yan, we welcome whatever opinion. Yeah. Fully aware doon sa paggamit ng tamang budget, doon sa sampug ng kabataan, kung paano gumawa ng tamang proyekto sa mga kabataan doon sa kanilang lugar. Kaya kung magmumungkaya ko ng proyekto, gusto ko na magsimula doon pa lang sa Sangguniang Kabataan, yung leadership na hinahangad natin. Turuan natin yung Sangguniang Kabataan on how, sa kung paano papag-inting yung good governance sa mga kabataan, sa bawat barangay. Naniniwala ako na kung paano mo hinulma yung mga Sangguniang Kabataan na ito, ay ito rin yung maaring maging kahinat nila paglaki bilang na pagkapitan na sila, kaya naging mayor sila, di ba? At least hindi lang puro basketball yung pag-itingin nila ng pag-allocate nila ng oras. At ang isa pa ay yung mga humanitarian assistance o mga socio-economic service. Turuan natin sila kung paano ba ito i-apply sa kanilang mga lugar. Dahil naniniwala ako that if we will start young sa kanila, maaaring ito na yung hinaharap na gusto natin. Kung gusto natin ng matinong leader, kung gusto natin ng mabuting gobyerno, gusto natin ang tunay na gobyernong may malasakit, magsimula tayo sa ating mga Sangguniang Kabataan. At hayaan natin yung Sangguniang Kabataan na mag-educate din, dahil importante ng education, mag-educate ng mga kabataan within their community, within their area of responsibility to be a responsible citizen. Dahil bago sila maging Sangguniang Kabataan, syempre, membro rin sila ng kanilang mga tahanan at dapat mapractice nila ito sa kanilang mga sarili. So, i-strengthen natin ang SK, i-educate natin ang bawat individual upang mas mapag-itingin natin at mas makakita tayo ng mas magandang programa para sa ating bansa. Thank you so much. Una sa lahat, we are so happy to have you back, Isaiah, and of course, si Patrick. No? So sana next time makasama namin kayo sa studio kasi syempre, it's a reunion of sorts, di ba? Thank you so much. In person. Bila tinawag kang Irwin ni Patrick, pero Irwin daw siya. Ayan. So si Irwin, ating schoolmate Marcada. Okay lang. Thank you so much kay Patrick and Isaiah. Ayan. Thank you, guys. So habang nandito din sila, no, and I think they would be out in the call soon, no? Pero pag-usapan muna natin yung mga points na na-raise nila. Actually, pwede nga natin yun itahi-tahi, eh, di ba? Yes. Given na it's already election season, let's vote the right individuals who can do that. Even in SKs, di ba? As simple as that, pwede natin yun simulan sa ganong mauuri muna ng intervention, no? And at the same time, tama rin yung sinabi nila, there are a lot of things to consider here in the topic of mandatory military service. And ang isa dito, tingnan natin yung pros and cons. No? May strategic intent din kasi kung bakit nga ba nais isagawa itong mandatory service. Una, it gives us an active reserve of military manpower in the case wherein the sovereignty of the state is threatened. We know this, that hindi naman to alingid sa kaalaman natin na even though that the Philippines is such a small country, there are a lot of resources in our lands that is prone to attacks. It's prone to being taken advantage of, even our people. So that's also the strategic intent given this mandatory military service. Tama rin yun na dapat yung ROTC, that's a microcosm already of what a military looks like. No? Even though at a harsher state or a harsher parang mga different developmental activities na isinasagawa, no, stress management, mga maraming soft skills din ang itinuturo ang ROTC na almost similar to what's being taught in military services. That's a pro, I guess, of having that mandatory military service. Pero pag pumunta tayo sa cons, it provides equality in a sense na it's mandatory. Everyone has to be a part of it. Pero is it equity? No, is it equitable? Does it provide the same parang kumbaga list of requirements in terms of mental, physical strength? Mm-hmm. Ba? Hindi naman lahat kaya yon given na globally we are also taking care of mental health, 'di ba? So there are a lot of datos to, 'di ba? Na parang there's a PTSD na mataas na PTSD rate para sa mga taong nagtrabaho sa military, no? So it also becomes a way to endanger the communities, no, the people around them, because if we are not able to process how this children, let's just call them children, no, kasi they're 15 and above, 18 and above yung tawag nga, di ba, na kailangan daw ma-draft into the military service, no, nandun sila sa formative years pa, eh,
pwede pa silang matuto eh from that time, no? So kaya ba natin yung ganitong responsibilidad, lalo na sa mga ano, syempre basic unit ng ating mga communities ay ang mga pamilya. Pero syempre, Yerwin, ikaw and Gina, punta muna tayo kay Gina. Gina, ano ang tingin mo na kumbaga we were talking about the new programs that we want to strengthen, or is there even a need for a new program? Tingin mo ba sapat na yung sinabi ni Patrick and Isaiah kanina, ROTC is the only way to go? I think I wanted to say first na ano eh, no? The real deal or real question here is neither we agree nor we disagree on having the mandatory military training, di ba? Kasi I think we should focus more on the challenges that it imposes. Mm-mm. Let's say, for example, yung sinabi ni Patrick kanina, he mentioned about the funds and resources. Yung mga training camps na kailangan ma-establish through time. And of course, the manpower and the funds na needed to be allocated for millions of children who's gonna turn 18 every year, diba? Imagine. So young adults daw, sorry. Yeah, young adults. Yeah, yeah, young no? adults. So, ayun na nga, Trish, to answer your question, I think their suggestion is very comprehensive. Mm-mm. It's just that, yun nga, nasabi nga ni Patrick and ni Isaiah kanina na mas parang na-override ng mga ibang sports activities, mm-mm, cultural activities, let's say for example, pageants, ayan talamak yan. Oh, oh. Pageants and mga paliga. Pero kung if we're gonna look deeper or if we're gonna dig deeper sa sistema ng SK, meron yang ABIP. ABIP stands for Annual Barangay Investment Youth Plan. Mm-mm. So, Annual Barangay Youth Investment Plan rather. So, yun na yung may mga kanya-kanyang specifications. And ang kanya-kanyang mga konsehal ng kanilang mga sangguniang kabataan, officials, ay may mga kanya-kanyang specifications or designations. Let's say, for example, merong naka-allot for sports, may naka-allot for health and education, and all that stuff. Mm-mm. So, I think it's very important for the SK to create a ad hoc committee, no? Para magkaroon ng special na tuon o pansin sa mandatory military service training program. Mm-mm. And ayun nga, strengthen and siguro highlight din, highlight, no? Highlight yung role ng mga SK sa kani-kanilang barangay, because so let's face it, no, SKs are being faded into obscurity because it's like a microcosm of your barangays, 'di ba? So, hindi na bibigyan ng enough, sabihin na natin, enough budget, enough na leadership training ang mga SK natin. Paano nga ba natin mabubuo itong spirit of bayaniya, itong leadership na tinatawag natin, na gusto natin makuha through a mandatory military service, di ba? Kasi ang goal natin doon is to strengthen that Filipino spirit, yes, na gusto natin ng patriotism. Pero why can't we do that in as simple as a role as an SK? Diba? So I totally agree with what you said. Syempre galing SK din si Gina, no? So bilang student leader, yan din yung mga ano natin, points din natin. And our previous schoolmates Barkada were also part of SK, no? So ikaw, Yerwin, bilang ano naman, no? From the other side naman din ng mga kabataan, no? Very millennial, very Gen Z, no? Na talagang social media is the hype of our generation, uh-huh, diba? Tingin mo, ano pa ba yung mga pwede pang gawin to really highlight SK, or if not, no, to talk about mandatory military service and what's the pros and cons of it? As for me naman, at first I like to talk about the government din. In my opinion, ang dami kasi nating mga ano, ini-establish na mga programa, ang dami nating pinapalabas. Pero nangyayari, parang mga programa na nasisimulan natin, hindi nabibigyan ng conclusion. Tama, sustainability. Para walang sustainability. In short, ang dami nating, okay, ilabas natin ganito, pero ending na iiwanan, tapos gagawa ulit ng bago. Yeah, so, ibig sabihin, wala tayong naging progress. Kasi ang dami nating naisip, pero hindi natatapos. So, tama, if magbagawa tayo ng bagong programa, let's take a step back din muna ng mga na-miss natin. Trace back, mga hindi natin natapos. Pero in terms naman sa mga kabataan, no, sa mandatory military service training, actually, I've been seeing so many TikTok videos. Yeah. Lalo na sa LGBTQ na nag-a-act sila na, "Ma'am, sir," yung mga ganun. Yes, yeah, yes, sir! Yes, sir! And naisip ko, paano yung mga, ano nga, no, yung mga taga-LGBTQ din na panag-military service training. It could training be a source also of discrimination ulit. Exactly. Kasi it's already happening in ROTCs, no? So yung mga ganitong disparities, dapat talaga
solusyonan muna. Mm-hmm. Kung hindi natin ito masosolusyonan agad ngayon, mm-hmm. then when, di ba? When is the right time to do that? Kung kailan meron ng mandatory military service. So, dapat talaga, no? Exactly. Let's come together and look at what are the stuff to be done. Yeah. What is the job to be done first? Bago tayo mag-start muli, sabi nga ni Yerwin, ng bagong programa.